Lumalabas na mahigit 30% ng ating mga pulis ang hindi pa nabibigyan ng service pistol. Aminado rin ang PNP na kulang din daw sila ng matataas na kalibre ng baril. Ano nga ba ang ginagawa ng nasabing ahensya para matugunan ang problemang ito? May news to go si Chino Gaston. Isa raw sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging pulis ang pagkakaroon ng sapat na kasanayan sa paggamit ng baril. Kaya sa harap ng kakulangan sa practice sa target shooting, dahil sa kakulangan din ng budget at panahon, gumagawa raw ng paraan ng NCRPO para maitaas ang kalidad ng kasanayan ng mga pulis. Pero kahit maging crack shot ang lahat ng mga pulis, aanhin naman daw kung walang baril na gagamitin. Sa datos ng PNP noong 2011, halos 63% lamang ng mga pulis sa buong bansa ang may issued short firearm o service pistol, o mahigit 85,000 pulis lamang mula sa mahigit 130,000. Kulang din ang long firearms o matataas na kalibreng baril na ginagamit sa delikadong lugar at operasyon. Hindi pa totally na-address yan, but I think the president is buying about 24,000 firearms para sa po sa PNP. So with that program, siguro soon it will be coming, medyo mababawasan na yung mga pulis na mga walang baril. Sinisikap naman daw ng PNP na masolusyunan ang kakulangan sa baril. Pero kahit matupad pa ang lahat na procurement plan ng PNP, may 20% pa rin ang hindi pa mabibigyan ng baril. Actually, dun sa regular training kasi yung firearms proficiency courses na ginakandak natin ay hindi sapat. Kaya nakikita natin na meron mga pulis natin na hindi marunong gumamit ng baril. So, dito nagiging individual responsibility yung pulis natin to improve himself. Sa Metro Manila, 95% ng mga pulis ang may baril, kaya sa probinsya daw ramdam ang kakulangan. Tulad sa ProArm na halos higit sa kalahati lang ang may issued firearm. Kaya hindi na raw nakapagtataka na marami sa mga bagong pulis sa bansa ay bumili ng sariling baril habang naghihintay na mabigyan ng service firearm ng gobyerno. Chino Gaston, GMA News.